Foodie Alert! Ito na, Mare, ito na inaabangan ang segment ng mga mahilig magluto at syempre mag-food trip tayo lahat yun. Tayong lahat yun. Lilibuti natin ang Pilipinas one foodie at a time. Dito sa UH Foodie Star! Mga kasama natin, sorry, kala ko may video pa eh. Ang isang busy slash negosyante slash vlogger na si Nina Bacani. Tikman natin ang kanyang Chicken Inasal. Good morning, kapuso. Good morning, mga negosyanteng misis na nanonood ngayon. Ako si Nina Bacani, isang mommy, isang negosyante, isang vlogger, at ako ang iyong unang hirit foodie star ngayong araw. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang aking recipe ng chicken inasal with bonus pang chicken oil na pwedeng-pwede niyong pagkakitaan kahit nasa bahay lang. Kaya naman, simulan na natin! Una nating gagawin ay syempre yung ating atsuwete, ibababad natin sa mainit na tubig para kumatas yung kanyang kulay. Ngayon naman, gagawin na natin yung ating pang marinade. So, meron ako ditong garlic, ilalagay ko na. Crushed na ginger, salt, peppercorn, at brown sugar. So, haluin ko muna. Ngayon, lalagay ko yung vinegar, soy sauce, yung liquid seasoning. So, haluin ulit natin. Ngayon naman, ilalagay natin yung ating lemon. Ayan. And of course, pag nagmamarinate tayo, pwede nating isama yung balat sa marination. So, para sa tanglad natin or lemongrass, kinuha ko yung sa dulong part. Ika-cut ko yung dito sa gitna kasi andito yung aroma niya. Yun yung ilalagay natin dito sa ating marinade. Tsaka natin ilalagay yung ating atsuwete na binabad sa mainit na tubig. At para naman sa ating chicken, pwede na natin siyang ilagay dito sa ating ginawang inasal marinade. So ibabad lang natin. Maganda tong ibabad ng overnight. Pero syempre kung nagmamadali ka naman, at least 2 hours para manuot yung lasa niya. Habang minamarinate natin yung ating chicken inasal, gagawa naman tayo ng chicken oil. So, ito yung mga chicken skin. So, ilalagay na natin sa mainit na kawali. Take note lang na wala siyang mantika dahil pagmamantikain natin yung ating chicken. So, hayaan lang natin yan na kumatas yung mantika niya. At ngayon nga, ay okay na yung ating chicken oil. At ngayon, ilalagay ko na yung atsuwete or annatto seeds. So, ibababad lang natin yan dyan hanggang mamaya, hanggang mag-cool down siya para kumatas yung kanyang kulay. Konting tip lang, minsan kapag tayo ay nagigilit dito, yan, or nag-i-slice, diba, nag-ihiwa sa chicken, ang tendency kasi is nagda-dry yung chicken habang niluluto natin. So, meron tayong option na babaliin natin, kakapain mo muna yung buto dito, yan, sa joints, yung mga joints, para hindi siya bloody. At ready na tayong mag-ihaw. Ayan, so nagparingas na ako dyan ng uling. Kapag mag-iihaw tayo, uunahin natin na isa lang is yung merong skin part para hindi siya mag-shrink. Para dito sa ating pinang-marinate kanina, pwede natin itong gamitin as basting sauce para mas maglasa pa habang niluluto natin siya. At kapag naluluto na yung ating chicken inasal, syempre, lalagyan natin ng ginawa nating chicken oil kanina. So, pahiran lang natin both sides. At bibigyan ko din kayo ng konting tips lang, no? Pag pwede natin kasi itong ibenta. Ang
puhunan lang dito ay 479 pesos. Kaya pwedeng-pwede kang kumita ng 500 plus pataas. Pinaka-tip po dyan ay depende yan sa ating supplies. Kapag tayo po ay magne-negosyo, yung mga supplies natin is mas malalaki yung bili mo, mas makakamura ka. Ito na ang Chicken Inasal recipe with chicken oil na pwede mong ipang negosyo. Kaya naman, Unang Hirit Barkada, tikman nyo na! Wow! Oh, look at that! Oh, ang ganda! Nakakatakam. Tsaka yung amoy niya, promise, kasi nakabukas talaga yung grill namin eh. Kaya amoy na amoy mo siya na mainit. Smell it, Mare. Smell it. Yan. Sige, okay. Let's serve! So good! Nandiyan ba yung foil na binao? Sabay ko na ito, kakainin. Ang sarap! Oh my gosh! At dahil ayaw naming mapahiya kami habang kumakain kami sa inyo, magbabalik po agad ang Unang Hirit. Ito na! That's it! Magkakamay! Magkakamay!